Dahan-dahan ko muna sa iyong pananalita, Padre Damaso. Baka yung nakakalimutan, tayo na sa bayan ng isang Indio. Iba naman ang kaso na itong si Santiago. Hindi siya mapalagay kung siya ba isang Indio. Senyor Ibarra! Mga kaibigan, mga panuwi. Maraming salamat sa pagpunta sa aking munting pagtitipon. Pinabago kayo sapagkat may isang napakahalagang taong para lang sa inyo. Siya ang anak ng ating kaibigan dati yung mauna. Ang anak ni Don Rafael Ibarra, si Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Magandang tarangin mo si Ibarra. Pinagagalang mo kung mamalimutin. Ikaw pala ang anak ng pagtitipon si Don Rafael Ibarra. Bueno, kumain na tayong lahat. Tayo umupo na. Ginoong Ibarra, sa iyong matagal na pamamalagi sa Europa, anong iyong mga natutunan? Natutunan ko ang kasaysayan. Ang pagkalipin o pagkalayo ng isang bansa, ang siyang nagdidikta sa isang bansa. Naguha mo just tayo ng iliyaman para lamang yan. Wala ka na bang maisip na maganda? Isa kang bulag. Kahit batay alam yan. Nagpapasalamat ako ng dating loob, ng dating kura sa akin. Ipagpamanin ninyo, ngunit kailangan ko nang umalis. Ikaw? Ginoong Crisostomo mo, huwag ka muna umalis, maminit narating na si Maria Clara. Marahil ay bukas ko na lamang siya bibisitahin. Senyor Ibarra. Senyor Ibarra. Ako ay iyong ginulat. Pasensya na, Ibarra. Gusto lamang ito sabihan ng mag-ingat. Mag-ingat? Ngunit, gaya ng aking ama, ako ay walang kaaway. Ito pa kasi siguro, Ibarra. Gaya ng iyong ama, wala siyang pinahin na wala ang kaaway. Habang siya mamatay. Hindi ko po alam yun. Ay, hindi mo pala alam? Hindi pa po. Nais ko pong ipaliwanag din sa akin. Gawin nangyari. Gaya ng pagkakabalita marami, ay namatay sa binangguan. Binangguan? Ngunit, sa tingin ko'y hindi siya iyon. Ngayong ama ay siya napakayabang tao sa San Diego. Magandang araw ko, Kapitan Tiago. Narito ko ba si Maria Clara? Resource mo. Mabuti naman, naisipan mong bisitahin na aking ano. Sa katunayan nga, gustong gusto ko na po makita si Maria Clara, ang aking kababata. Ano, naiiwan ko muna kayo.
Kasamay mo na ako sa labas. Huwag naman ako. Oo naman, Maria Clara. Sa katunayan nga eh, ikaw ay lagi kong naiisip. At alam mo ba na ang pag-ibig ko sa'yo at sa inang bayan ay isa lamang? Sandali, hindi pa na ako naglakbay katulad mo. Ngunit sa loob na biyatero ay lagi kita naalala. Ay, may maari, may bagay ko pala akong kailangan asikasuhin. Pagpasensyaan mo na, kailangan ko munang umalis. Hindi kita pipigilan sa iyong nais dahil alam ko magkikita tayo. Magandang gabi ho. Alam niyo ho ba kung saan nakalibing ang aking ama? Oo naman. Nilagyan ko pa nga ng malaking krus yun para maging marka ng kanyang libingan. Akala ko ba alam niyo kung saan nakalibing ang aking ama? Hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit nawawala ang bangkay ng iyong ama. Teka, kung hindi po ako nagkakamali, ay din siya inilibing. Teka, baka alam nung si Pultorerong iyon na kung saan siya nakalibing. Sige, tatanong ko. Berto! Alam mo ba kung ano nangyari sa bangkay ni Don Rafael? Ah, ayun ba? Nasunog po. Sabihin mo nga kung anong talaga nangyari. Dinutos sa akin ng padreng malaki. Si Padre Garote at Padre Garote. Naukay niyo yun. At nasa ang katawan niya? Ang sabi raw sa akin ni Padre Garote at ayun, hukayin ko daw at dalhin sa mga libingan ng Incheck. Mga ilang buwan na nakararaan. At sinunod mo naman siya? Hindi po. Umulan po kasi noon, tapos mabigat pa yung bangkay kaya tinapo ko sa lawa. Ikaw! Ikaw kurang malaki ka. Anong ginawa mo sa ama ko? Ha? Walang ginagawa sa ama mo? At mukha ba mataba? Kung hindi ikaw ang kurang malaki, sino? Una! Si Padre Damaso. Siya yung nagpahukay. Langhiya! Baka mapagalitan na naman tayo nasa alistan mayor. Kaya, tsaka pala kuya, magkano kikitain mo ngayong buwan? Ba't mo naman natanong? Di ko kasi alam sa sub kung ano sa sabihin kayong nanay Sisa na napagbintangan ako at nakaw. Naku! Sigurado mag-aalala si inay Sisa pag nalaman niya ito. Ngayon, di naman ako nagnakaw eh. Huwag ka na umiyak, Crispin. Kahit paano mangyari, pasa Diyos na natin to. Huwag ka maulan ng pag-asa. Tara na, Crispin. Tara kuya. Basilio! Dahil hindi mo naipatunog ang kampana ng tamang oras, babawasan kita ng 2 reales. At ikaw, Christine, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo ibinabalik ang ninakaw mong kunsa. Naintindihan mo yun? Hindi naman ho ako nagnakaw eh. Anak ng sinungaling! Imposibleng hindi mo ninakaw ang mga yun. Tignan mo naman kayo, di ba? Huwag ako na lang po ang saktan nyo. Huwag ang kapatid kong si Crispin. At kahit ganito kami, hindi namin ugali ang magnakaw. Rest nga kayo dyan! Bato to! Laro na ang laro! Lagi na lang talo. Talo na naman ang sabong. Lahat ng yaman natin, naubos na. Leche, di manalo-nalo. Pedro, tinan mo naman yung mga anak mo. At bakit? Magluto ka na lang ulit. Gusto na kumain.
sabi ng nilis mo eh. Para ito sana kay Christine. Kay Basilio. Kawawa naman yung mga anak ko. Kay Christine sana to, kay Basilio. Nay! Nay! Inay! Inay! Diyos ko po, anak ko! Anong nangyari sa'yo? Inay, si Crispin po. Pinaiwan po kami ng kura. Sabi niya, uwi kami alas 10. Tumakas ako. At pinaputukan. Hayaan mo. Bukas na bukas pupunta ako sa kura. Kukunin ko na ang iyong kapatid. Inay, huwag niyo po sasabihin kay kahit kanino. Nadadapisan ako ng bala. Sabihin niyo na lang po, nahulog ako sa puno, inay. Tapos magnakaw ay umalis din. Nutusin ako ng kura na magpunta sa kwartel at magsuplong. Subalit, ang pagkakaalam ko, ang mga gwardiya sibil ay pupunta na sa inyong tahanan para huliin ang magnanakaw mong anak. Ano? Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Hoy! Ina na magnanakaw! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Asan na kayo? Ilabas mo si Crispin! Ilabas mo si Basilio! O, anak ko! Basilio! Ikaw ba yan, Basilio? Anak ko! Mayo ka nga! Crispin! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na ko kayo? Sabihin mo ang totoo. Dahil kung hindi, ibibitin ka namin sa pulot kay aming babarilin. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng magnanakaw? Oo, ang mga nagnao ng pera dun sa simbahan kagabi. Hindi magnanakaw ang mga anak ko, kahit mahirap kami. Hindi nyo kami dapat magbintangan. Hindi porket mahirap kami, kami na agad ang inyong sisisihin. Hindi lahat nyo mahihirap magnanakaw. Hindi, sumama sa amin. Ang pinaplanong picnic ay magaganap na bukas. Dahil ngayon pa lamang, ay inaasikaso ko na ito. Saan ba kasama ang ating mga kaibigan sa malibad sa ulan? At saan ang dahilan? Dahil kakaiba siya ang tumingin at kung ano ang mga gusto sa akin. Ah, basta, dapat hindi siya makasama. Wala na ako. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Magandang umaga. Kapalang, mahal siya ang lahat para sa friend. Kung gayon ay mauna na ako. Crisostomo Ibarra! Maari ko ba malaman kung sino kayo? Hindi niyo po ako kilala. Halos dalawang araw ko na po kayong hinihintay. Ngunit sapagkat nais ko pong humingi ng tulong sa dalawa ko pong anak na nawawala at sa asawa ko pong nabaliw. Tulisan daw po ako kaya walang tumutulong sa akin. Pasensya niyo na ho, ngunit kailangan ko na talagang umalis. Tulong! Maya! Huwag kang matakot, mahal ko. Basta nandito lang ako, walang makakahawak sa'yo. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Yes, ayos ka lang ba? Ayos na ako, Senyor Ibarra. Utang ko sa inyo aking buhay. Alam mo, kailangan mo mag-ingat. Kasi hindi ako laging naririto para iligtas ka. Kung wala po kayo ay siguro nakain ako ng buhay ng yun. Maraming salamat po ulit.
Alam mo, kailangan natin magtulungan dahil maraming delikadong bagay ang naririto. Ganun din po ako sa inyo. Tawagin niyo lang po pag may kailangan kayo. Ang hangad mo, iyo ay hangad ng isang baliw. Tulad ng pagpaparatang nila sa akin. Dahil kung mabuti ka at may nagawa kang kakaiba sa kanila, ikaw ay pagpapalagay na baliw. Pangalawa, lumapit ka sa matataas at mayayaman na tao at humingi ka ng payo, at kung hindi maganda at hindi mo maunawa ng sinasabi nila, ay hindi mo naman ito susundin. Mahirap pong gawin yun. Ngunit, parang tila nag-aalala kayo na wala akong problemang haharapin. May isa sa katuparan yan kung tutulungan ka nila, at hindi lamang ito. Kung mabibigay nila lahat ito. Ngunit, hindi ho kilala ng pamahalaan ang mga nasasakupan nito. Ngunit mas hindi rin po kilala ng sasakupan nito ang pamahalaan. Wala kang kapangyarihan para lumaban sa kanila. Tandaan mo, iho, na ang umiiwas sa bala hindi karunungan. Ang masama ay lumalaban sa bala nang walang kalaban-laban. Ito yung tatong paaralan. Siyempre, dalawa. Sige lang, pagpatuloy ninyo ang yung pinag-uusapan. Nabanggit na po si Noli Ibarra ang tungkol sa arkitekto. Wala akong pakialam sa mga arkitektong yan. Nakikita mo ang simbahan, iginuwit ko lamang yan. Ngunit tignan mo naman, ang ganda ng struktura nito. Ngunit Padre Damaso, kailangan natin ng eksperto para dito sa struktura ng paaralan. Ang sabihin mo, mga taong walang alam lamang nangangailangan ekspertong sinasabi ninyo. Ang paaralan ay binubuo lamang ng apat na pader at bubong na sa wili. At tapos na! Ang hirap kasi sa mga Indio, matuto lamang ng konti, ginagawa ng doktor ang sarili. At ang magulang ng mga taong yan, nararapat lamang na mamatay sa bilangguan. Walang hiya kang kurang malaki ka? Wala kang karapatan na lapastanganin ang ama ko? Walang hiya kang gago ka? Mahal ko, tama na. Makakapatay ka ng taon yan sa ginagawa mo. Pinuntahan ko lang po kayo dahil pupunta po ako sa Batangas. At gusto ko lang po sabihin, si Maria Clara ay may sakit, ngunit hindi ganun kalubha. Ano ang kanyang sakit? Lagnat lamang po, Ginoo. Salamat, kaibigan. Sana ikaw ay makarating ng ligtas. Ngunit, bayagan mo muna ako. May isang tanong na ako na gusto ko sana sagutin mo. Ano po ang inyong ginawa? Ano po ang inyong ginawa at nasawatan ninyo ang gulo kagabi? Ang namuno ay magkapatid na anak ng isang lalaking napatay sa palo ng kuwarta sibil. Naligtas ko sila sa kamay ng pumatay sa kanilang ama. Pinakausapan ko sila. Kinilala nila ang utang na loob sa akin, kaya sila rin ang pumigil sa kanilang mga kasamaan. Bakit? Ano ang maaaring mangyari pag ang magkapatid ay di naligtas? Papatayin din po sila tulad ng pagpatay sa kanilang ama. Padre, pwede nakikilala ko po sa inyo sa Linares. Linares? Nagkita na ba tayo? Saan? Alfonso Linares po. Ang inaanak ng kapatid. Inaanak ni Carlitos? Naku! Ang laki mo na. Pero hindi ka kasing macho at kasing brusko ng kabataan sa atin.
Hindi ka pa siguro ipinapanganak. Eh, umalis na ako sa Espanya. Ano bang sadya mo dito? Nakasad po sa Liam dito, pa. Ah, sabi sa Liam, naghahanap ka ng trabaho at asawa? Ano bang natapos mo? Ako po ay nakatapos ng abogasyo. Kung ganun, madali kitang maihahanap ng trabaho. At sa asawa naman, kakausapin ko si Santiago. Ikaw, Doña Maldita, ba't ganyan ka kung kumilos? Naiinggit ka ba sa akin? Ako? Maiinggit? Kapal naman ang mukha mo. Bakit naman ako maiinggit sa isang sa kulit-kulit mong buhok? Haha, hindi ka nga nilalakad ng alperes. Di mo ba napansin? Ikinahihiya ka niya! Ang lakas na loob mo para sabihin iyan sa akin, porket isang doktor ang iyong asawa? Bumaba ka, Rial! Bumaba at makikita mo, hinahanap mo, aba! Aba talaga, hinahamon mo ako! Ang lakas na loob mo para hamunin ang isang katulad ko! Kailangan turo ng malditang yan! Walang modo! Mag-ingat ka, babae! Hindi ako probinsyal, eh, fakta! Walang hiya ka! Tosa ka! Tosa! Tubit! Mag-unas dihi kayo, dalawang donya! Humihingi po ako ng paumanhin sa pagkagagumbala ko sa inyo. Nais ko lamang po kayo makausap nang walang ibang nakakarinig. Napag-utusan lang po ako ng mga mahirap. Humihingi po sila ng pagbabago sa pumaraan ng mga kura at sibil. At sa anong uri ng pagbabago? Pagkaalam po sa mga tao. Ngunit, ang Pilipinas ay nasa masamang pangyayari dati. Mas malala kung magbabago pa ito. Naniniwala po ba kayong sa paggawa ng pagbabago ay kailangan ng masama? Hindi. Lalo dumarami ang masama dahil sa takot. Noong wala pa ang mga sibil, pagkatapos ng tagutom, hindi na sila tulisan. Ulit ngayon, tapos na ang gutom pero tulisan pa rin sila. Dahil yun sa mga praile. Mga praile ang nagbibigay ng kasama. Takot ang nagbibigay at nagdadaan. Naniniwala ba kayo sa paggawa ng mabuti ay kailangan gumawa ng masama? Oo. Ang di mabuting doktor ay nagbibigay ng gamot upang malunasan ang sakit at hindi inaalam ang pinagmulan nito. Ganyan ang mga sibil. Sinusupo ang kasamaan gamit ang lakas. Ngunit, kung babawasan natin ang mga gwardiya sibil, mawawala ng takot ang mga tao rito sa pamayanan natin. 15 taon nang may gwardiya sibil, ngunit naglipa na pa rin ng mga tulisan. At ang tahimik na mamayan, ang napipinsala. Ngunit, darami naman ang mga salarin dyan. Mawawala ang gwardiya sibil, kukunti ang matatakot, marami ang mag-aalsa. Lalong dumarami ang masama dahil sa takot. Noong wala pa ang mga sibil, wala nang nanunulisan. Tuwing tagutom. Ngunit ngayon, tulisan ni sila habang buhay. Takot ang nag-uudyok sa kanilang pumatay at mamatay. Ikaw pala, Elias. Nakalimutan ko itanong sa'yo. Ano ang pangalan ng iyong nino? Isadya ko po hindi para sa akin sa pag-unit. Kano-ano niyo po si Dunia Baramencia? Siya ang aming ninuno. Kinaiksin na lamang namin ang aming apelido dahil sa sobrang kahabaan. Kilala ba ninyo kung sino si Dunia Baramencia? Siya ang tampalasang nagbintang sa aming mga ninunong lalaki. Nalagisanhin na kami yung kasawian. Matagal ko nang hinahanap ang apelido niyan. Kaya yung malapit sa akin ng Diyos. Kaya yung mayaman, pinibig, may karangalan, nabubuhay. Anong gagawin ko? Buksan ninyo ang pinto! Kung hindi mapipilitin kami, sirain ito! Halina, pasukin natin ito! Bayaan nyo kami bumalik at kuhanin ang kasulatan ng iyong amo. May permiso pa ako dalit sa kanila. Huwag ka na marami sinasabi. Sige, palikin mo na.
Gapusin niyo ako. Wala po punta sa amin. Basta, gapusin niyo ako. Resas pa naman ito sa isang mabuti at hindi kayo nabalam. Hindi sana ako dadalo sapagkat mahina ang loob ko. Ang nangalang Bruno ay naitalang patay kahapon. Naitala ang pahayag. Handa na ang paglilitis! Sabihin mo, sino lang pasimula ng pag-aasa? Nakikilala mo pa sila? Tagal-tagalan nyo para makapag-isip-isip. Manginig ko lang po. Basta huwag nila akong pahirapan. Sino lang pasimula ng pag-aasa? Si Ibarra ba? Opo, opo, si Ibarra po. Ano ang iyong apelido? Hindi ko po alam eh. Tanga! Tanga ang tawag nila sa akin! Bakit ninyo ako pinapayuhan na mag-ibang bansa? Maaari kayong sumaya sa ibang lupain. Ang pagkasuklam sa sariling bayan ay isa na yata sa pinakamasaklap na kasawian. Ang magmahal sa isang bayan ay tinuturo ng ating mga magulang. Ngunit, wala pang kalupitan na ginagawa sa inyo ang inyong mga magulang. Wala pang kalupitan na ginagawa sa inyo ng inyong mga bayan. At mararanasan nyo lang ito, ang kalupitan, pag kayo'y nagutom, naghirap, nagusig, at iyanyaya ng inyong mga kababayan. Magmahal sa inang bayan ay tinuturo ng ating mga magulang. Ngunit, wala pang nagagawang kalupitan ang inyong mga magulang sa inyo. Wala pang nagagawang kalupitan ang inang bayan. Mararanasan nyo lang ito pag kayo'y nagutom, naghirap, nagusig, at iyanyaya ng mga kapwa-kababayan. Itatakwil nyo rin ang inyong mga sarili at ang inang bayan sa ganung paraan. Diyos ko, Crisostomo, pumasok ka dito sa loob! Sandali lang, Maria Clara. Kuya Lara. Hindi na ako magtatagal. Naririto ako para sabihin sa'yo, patawad. Isinumpa ako man sa aking sarili na ikay aking mamahalin, ngunit hindi ko yun nagawa. Diyos ang nag-utos sa ikaw pumarito, Crisostomo. Hindi ako naparirito para sisihin ako sa aking mga kasalanan. Naririto ako para bigyan ka ng katahimikan. Katahimikan? Hindi ako mabibigyan ng katahimikan. Ano ang iyong nais? Ang imposible mo magawa. Ang isipin mo na minahal kita hanggang wakas. Nag-aalinlangan ka ba sa akin? Kung alam mo lang sana ang aking pinagdaanan. Alam mo ba ang dinanas ko sa aking tunay na ama? Ipinagbawal niya na ibigin kita, Crisostomo. Ngayon ay alam ko na. Hindi ko malilimutan ang sumpang binitawan ko sa iyo, Crisostomo. Isa akong takas, at marahil maglalaon din, malalaman din nila ito. Huwag kang mag-alala, babalik ako muli. At kung hindi ka makabalik? Tandaan mo na lamang na ginawa kong lahat para sa'yo. Katulad ng bata ka pa. Huwag kang umiyak, anak ko. Ako ay nagdurusa sa iyong pagluwal. Sabihin mo ang iyong gusto at makikita mo kung gano'ng takamahal. Noong buhay pa siya, umayag akong magpakasal at ibakas pagkatapos. Ang tanging hangad ng aking ama ay pakikipaglapit lamang. Ngayon patay na si Crisostomo. Ako ay hindi natatawagin asawa ninyo man. Patawarin mo ako, anak ko. Ako'y nagkasala sa iyo na hindi ko sinalalaman. Dahil sa kagustuhan mo lumigaya ka, kung ikaw ay magiging ina, ang iyong anak ay magiging maruwal ang kinabukasan. Kung ako ang iyong nahal, payagan niyo ako magmungha. Magmungha? Hindi mo alam kung ano nangyayari sa loob ng malalaking pader na iyon. Mas gugustuhin ko pa maging sawimpalad ka dito sa labas kasi sa loob ng monasteryo.
Ang kumbento ang kamatayan. Diyos ko, Maria. Ako yung pinarurusahan. Hindi na ako makakapangalaga sa mga darating na panahon. Ang kumbento ang kamatayan. Magbonga! Kaysa mamatay ka! Inay! Ako ito si Basilio, ang iyong anak. Mula nang pumasok sa kumbento si Maria Clara, ay nanirahan na sa Maynila si Padre Damaso. Hindi nagtagal, at tumanggap siya ng kautusan sa Padre Provincial na ililipat siya sa malayong lalawigan. Labis na dinamdam ito ng pari, natagpuan siyang patay sa kanyang higaan kinabukasan. Ayon sa balita, namatay siya sa bangungot ngunit ayon sa manggagamot na tumingin, bigla ang kanyang pagkamatay dahil sa malaking sama ng loob. Si Padre Salvi naman ay nasa Maynila rin. Habang hinihintay niya ang kantimpalang mitra upang maging obispo, panaka-naka siyang nagsisermo sa simbahan ng Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Malaki rin ang pinagbago ni Kapitan Tiago. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay nagdanas ng panlulumo, nangayayat, naging mapag-isip at nawala ng tiwala sa kanino man. Kapipinit pa lamang na pinto ng monasteryo ay agad siyang pinagsabihan ni Tia Isabel na umuwi na sa Santiago o sa Malabon sapagkat ibig niyang mag-isang mamuhay. Nang siya'y mapag-isa na, wala siyang ginawa kundi maglaro ng liampo, magsabong at himit-mit ng apyan. Tuwing magdarapit hapon ay makikita siya sa tindahan ng Inchik sa daang Santo Cristo. Payat, naninilaw, hukot, naglalalim at namumuhay ang mata. Nangingitim ang mga labi at kuko at patangang nagmamasid sa mga tao ngunit walang nakakakita. Pagsapit ng dilim ay naglalakad siya ng nakabungkod. Tutuloy sa isang maruming bahay na may karatulang bahay hit-hita ng mga apyan na may pahintulot ng pamahalaan. Si Kapitan Tiago ay limot na nangayon ng manda. Si Doña Victorina ay nagdagdag ng pustisong buhok upang manatili sa pagpapanggap niyang siya'y taga-Andalusia. Ang kwento ng Noli Me Tangere ay dapat nating pag-aralan. Hindi lang para ito'y tandaan at gamitin sa ating kinabukasan, ngunit para ito'y isabuhay natin at gamitin natin ang mga aral sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang obra ni Dr. Jose Rizal na ating pambansang bayani ay isang napakahalagang kontribusyon sa ating pamayanan. Kaya sa pelikulang ito, sana ay marami kayong natutunan ng mga aral at makatulong sana ito sa inyong pag-aaral at sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at sa inyong mga kaugalian bilang isang Pilipino.